Arch Trivia, mga kaibigan, no? So nandito ako ngayon sa dagat, sa tabing dagat ako ngayon. At tinasabi nila, summer is coming here in Barcelona, mga kaibigan. Ito, papakita sa inyo yung ano, yung tabing dagat, saan ako nakapwesto ngayon. Yan, no? Mga boss, oh. Yan. Di ba? Solid. Ito mga to, ito nakikita nyo. Pagdating ng summer, July or August, yan, punong-puno yan. Yan, punong-puno ng tao yan dyan. Halos wala ka nang mapwestuhan dyan, mga kaibigan, pagdating ng summer. Yun po yung month of July at month of August, talagang turista makikita nyo rito. Daming tao dito sa Barcelona. Siyempre, yun lang yung parang inaabangan dito eh. Siyempre nga naman, buong taon na halos taglamig, siyempre, July, August, talagang lalabas ang mga tao para mag-swimming sa dagat. Diba, mga boss? Siyempre, pagdating din ng summer dito sa July at August, diba, dadagsa ang mga tao. Diba, kahit saang lugar dito, dumadagsa eh, sa bus, sa loob ng tren, maraming mga tao, mga tourist. Siyempre, nandyan din yung mga pickpockets. Yeah, mga kaibigan. So, yun po yung ating ibablog ngayong araw na to. Paano makakaiwas sa mga mandurukot dito, mga kaibigan? Diba? Kasi, kung bakit ko naisip tong concept na to, meron kasi akong naging kliyente siguro mga last month siguro yon. So mag-asawa sila, galing sila ng Australia. So nag-usap, nagkwento-kwentuhan kami, then nabanggit nila, sila nagbanggit sa akin eh, ng tungkol nga sa mga mandurukot dito. Sabi ko, ayun nga, lumalala ang mga mandurukot dito. Siyempre, ngayong vlog na to, mga kaibigan, ito po'y tips o paano maiiwasan yung mga mandurukot dyan sa loob ng tres, sa loob ng, kahit sa loob ng bus ngayon, meron na rin ha. O sa mga crowded area katulad nitong Dagat Resort Playa, kung tawagin dito sa Spain, mga kaibigan. So samahan nyo ako, mga kaibigan. How to, yung iba ba natin, how to avoid yan, yung mga mandurukot ngayong summer. Eh, medyo tatambay muna tayo ngayon dito, mga kaibigan, no? Siyempre, kapag ka magbabiyahe tayo o yung mga taga rito, siyempre ano bang mga dapat iwasan natin para hindi tayo lapitin ng mga mandurukot na yan. So sa mga nakikita kong dapat iwasan, siguro yung pagsusuot ng malaking camera sa harapan. Lalo kalimbawa, babiyahe tayo ng mga ibang lugar, siguro iwasan natin yung lagay na lang sa oy, maliit na lang o simpleng camera na lang siguro, di ba? Kasi parang nagiging ano yun eh, trigger, no? Dun sa mga mandurukot na para bang wow, parang ano, target to, parang ganun na magiging lapitin tayo ng mga magnanakaw na yan, mga mandurukot na yan. Siyempre iwasan mo rin magsusuot ng mga alahas, di ba? Alahas, mga maraming pang pwedeng hablutin sa'yo o pwede kang gawing target ng mga magnanakaw na to. Kasi yun yung mga nakikita ko usually, lalo yung mga pag sumasakay ka ng trend dito, yung mga di ba magiging yung countries para wala lang ano, yung mga Asian countries, mga kaibigan. Yun yung tinatarget ng mga ano eh, ng mga mandurukot talaga, kasi alam nilang tourist eh, at alam nilang bago doon sa lugar na yon, wala silang kaalam-alam, di ba? So madali nilang na gagawin gusto nila doon sa mga turista na yun, mga kaibigan. Tsaka ang nakikita ko din, yung mga nagsusuot ng backpack, kaya yung mga bag mo, lagay mo lang sa harapan, di ba? Kung gagamit ka ng mga backpack, yung mga talaga may mga lock na, di ba? O kaya may mga lock naman ngayon na may mga digital na, yung parang ano mo lang yung number, tapos yung number combination, yun, mag-unlock na siya. Yun, pwede yun, isa sa mga safety yung mga kaibigan. Kasi talagang talamak ngayon, mga boss, ang nakawan ngayon sa kahit saan, sa restaurant, sa kalye, loob ng bus, loob ng train, sa mga marataong lugar, lalo ngayong summer na darating. Sabi nga nila, summer is coming here in Barcelona. So ganun din. So marami ding talagang gagawa ng
hindi ka aya-aya o hindi mabuti sa kapwa nila, di ba? Kasi yung parang easy money nila yun eh, di ba? Imbis nga na magtrabaho sila, hindi naman sila basta-basta makukulong, di ba? Kasi merong ano yan eh, merong parang range na, halimbawa kung magkano yung ninako mo, depende sa ninako mo na price, nung halaga nung ninako mo, doon ka pala makukulong. I'm not sure kung magkano, pero ganun yung parang na babalitaan ko. Kaya sila, okay lang sa kanilang magnakaw sila dahil alam nalang di sila basta-basta makukulong. Unlike sa Pilipinas, di ba? Automatic, kulong ka agad. At yung mga pickpocketers na yan, mga kaibigan, siguro 90% dyan to 95% meron yang kasamang mga kaibigan. Grupo sila, mga kaibigan, no? So, lagi kang tatandaan nyo yan sa loob ng tren o kahit saang mang lugar. Meron diyang, kasi dahil nga grupo sila eh, meron diyang isa na distract, no? Yung parang, halimbawa, kukunin yung attention mo, pero hindi mo alam yung isang tao na pala yung nagnanakaw sa'yo. So usually, ganyan nakikita ko eh. Kumbaga, meron silang decoy na kasama, mga kaibigan. So yung isa, ididistract ka niyan. Sigurado yan. Dahil nakikita ko yan sa loob ng tren, talagang dinidistract yung isa, pero yung isa yung umiikot. Diba? Tapos ang mga technique nila niyan, especially to sa mga ano natin, sa mga dahil yung mga taga Barcelona, alam na to eh, yung mga kababayan natin na magtutur dito, mga kaibigan, yung may mga jacket sa ganito. Yan. Iiwasan niya yan. Then yung mga mata ng mga yan, talagang dut, hindi mapakali. Di ba? Yun lang yun. Kasi minsan babasahin mo din yung body language nila. So, kung sino ba yun. Siyempre, ang daming tao sa loob ng tren, di ba? Siyempre, papansinin mo yung mga posibleng gumawa ng hindi maganda sa iyo, mga kaibigan. Dapat alerto ka lagi, yung babasahin mo yung mga body language nila. Makikita mo sa ano yun, sa mata nila yun. Pero pag nakashade sila, yung mahirap na yun. Pero makikita mo yun sa galaw na lang ng kanilang katawan. So yun, sa mga kababayan natin na gusto mag-tour dito, yon, ingat lang talaga, mga kaibigan, dahil talagang wow na ngayon. Dami na nila. Dati ano lang, ngayon pabata ng pabata eh. Yung nagiging mga mandurukot ngayon, nakikita ko sa Facebook, pinapost nila, may mga video pa nga silang ginagawa eh, na talagang pinabababa nila sa train yung pickpocketing, yung pickpocketers, di ba? Yung mga mandurukot. So ingat lang. Siyempre, halimbawa nanakaw na yung gamit mo, siyempre yung mga pera, andyan yung ATM, andyan yung passport or ID, mga kaibigan, punta ka lang ng i-report mo agad. Siyempre, lalo yung ATM, i-report mo agad sa banko yan para kung sakasakali hindi nila magamit. Siyempre, wow, baka hindi mo alam paghising mo kinabukasan, di ba? Andayo nang palang na gastos nung nandukot sa'yo. Punta ka lang sa malapit na station ng pulis. Andun lang yan din. I-report mo. Minsan ginagawa ng mga yan, pagka nakaw nila, iniiwan lang naman nila sa mga basurahan yung wallet, yung ID. Ang kinukuha lang nila dyan, yung mahal, yung pera. Yun lang kinukuha nila dyan. Hindi nila pakikilaman yung passport mo. Kaya lang, kasi malaking abala kasi yung mga kaibigan eh. Pupunta ka pa ng polis, mag-report ka, lost passport, lost ID, so marami. So kaya dapat doble ingat tayo, alerto tayo, mga kaibigan. Sa mga magbabiyahe tayo, usually sa Europe ngayon, medyo talagang dumadami na sila. Di ba? Eh, siyempre magiging ano yan eh, parang magiging, tawag dito, imbis na maging masaya yung biyahe nyo, bad trip. Bad vibes, di ba? So, yun lang, mga kaibigan, no? Kung may mga suggestion kayo, comments na sa tingin nyo pwedeng makatulong sa ating mga kababayan dito o sa mga kababayan na gustong mag-tour dito sa Barcelona, i-comment nyo lang dito sa baba, mga kaibigan, yung mga suggestion nyo para makaiwas dun sa mga mandurukot na yan. At syempre, huwag nyo kalimutan suportahan ang Charge, mga kaibigan, Charge hoodies, Charge t-shirt, Charge cup, at subscribe nga pa pala itong aming YouTube channel. Peace out to all. Have a nice day. Bah!